gamers.gg para malaman yung info. Ibang parking na nila, guys. Kasi ang dami nilang nire-release sa unitedgamers.gg na hindi lang news. Ay. Pati yung registrations for Season 2. Ayan, pero ito na. Na ang ating game number 2, CHIPPU OPPA versus BRISOM Gaming. Round 2. Magkapatid yung frontline nila. Kambal. Sino ang panganay? Ultimo buhay eh. Ultimo buhay. Sino mas panganay? Pero, paano malalaman, prof? Pero yung isa, prof, ano mas maputi ng konti, no? Oo nga, no? Yung isa nagko-ojik. Ay, naarawan yung isa. Yung kambal na nagko-ojik. Oo, hindi kasi galing sa bakasyon yan eh. Nagpatan lang yan. Oh, at saka di ba mayroong mga kambal na talaga magkakaiba ng interest? Yung isa very sporty, mahilig sa araw. Yung reptile nga na overcooked eh. Asan yung reptile? Ay, oo nga, overcooked na reptile. Na-over. Oy, pero ah. Yan yung ano. Nagpatan si ano, si God Rep. yan ang nauusong meta ngayon. Diba? The reflectile. Mm-hmm. The reflectile. Eh, well, napapansin ko sa style ni BRISOM Gaming, ah. Mahilig siya sa late game. Yes. Knowing na you have this reflectile, is yung kanyang dinotail. Mm-hmm. Diba? Kailangan lumagpas muna ng round 4 before siya makuha may maximum damage. Plus that Kotaro, ikaw yung gusto mong ikaw yung ano eh, yung pinakamabagal na natitira eh. Mm-hmm. Para ma-activate now. Having the first two Axie, na meron etong si CHIPPU OPPA, automatic gana kaagad yung kanyang Kotaro or the bike itself to produce an energy. Mm-hmm. Actually, ang naisip ko nga rin dito, Prof, is magkakatalo na lang talaga in terms of prediction, especially sa late game. Kasi kailangan ka pa ni BRISOM Gaming kung ano yung mga card na ilalabas ni CHIPPU OPPA kung para alam niya kung may lead deflect or range deflect ang mangyayari. Pero yun na, since nabanggit mo, Prof, B, yung Kotaro Bite, laging makakapag-gain din ng energy dito si BRISOM Gaming kasi mas mabilis ang aqua compared sa isang reptile. But ito, nag-start ang ating laban. With the Oranda, plus the jumping in, plus new arrow revenge, inilapag na rito ni CHIPPU OPPA with a double nut crack. Makukuha ba with the 140 na tira? May follow-up pa, Goda. Okay, plus yung cattle slap. 24 life para sa kanyang frontline hanging on while 160 for the side of BRISOM Gaming. Yep, that's already round 1. No? Yun, parehas sila talaga nag-ubos ng energy doon. Biro mo ba naman kasi parehas kayo naka-front Goda? Siyempre, medyo na mag-aaling na kayo. Mag-aaling lang. Sino sabang uso? And a wooden stab! Nalusok na with that energy destroy. Pero may counter go with that Goda. May panguso, may pachinela sa mukha. Ikaw ba naman tampalin ng chinela? Kasi alam mo yan, sa Pilipino, isa sa pinakamalakas na damage yan. Ng ating mga air mats. With that risky, may counter go pa with the hero plus the arco. Now, not crack. Medyo kinukulit lang niya. 173, nauuna na naman dito. Ooh, medyo mabilisan. Yes. Mech going in. Another one with that card sa mukha. Getting tayo nakatapos. Heroic plus that Oranda naman na sinasagot. They're trying to control the mech. 151 with that revenge arrow. Tenslam plus arrow. Mamamatay din ang kanyang mech. These 2 against 1. Kotaro by gaining para sa energy. Kanya gaining energy. Naku po, nakakatakot to para sa 1v1. Inanda na ang catapult. Arco para sa uling buhay ko, sir. With a 144. Scarab, nice double Scarab plus that. Now, 1v5 may counter punch. May counter boomerang. Another 67 with that lamb. 109. Naku po, and ang kanya Kotaro. Catapult sa mukha. Hingang malalim. BRISOM Gaming napapaisip siya. Ang ganda rin kasi nung counter against BRISOM, minamadali talaga ni CHIPPU. Eto na, walang energy dito si CHIPPU. Doon ako kinakabahan. Going in for the 2 energy siya next round. Habang BRISOM Gaming, makakakuha siya dito ng 4 energy. Activated na yung time is hindi makakapag-skip si BRISOM Gaming dahil lahat ng cards na meron din si CHIPPU OPPA ay talagang pure damage cards. Pero ang good news, hindi natin alam kung babalik ang isang Scarab. Uh-oh. Pero pwede na siya mag-Angry Lamb na dalawa para makapag-burst out talaga kay BRISOM Gaming. Pero BRISOM Gaming, pwede niya i-activate itong double bulkwork and that's gonna be more than 160 shield. Now, ang next ano dito is tapos na lang niya gagapangin talaga. Imagine, no? Kung paano mo gagapang, yes, maliit ang buhay eh, maliit. Pero ang high shield kasi, tapos you have the 2 energy. Tapos alam mo yung kalaban mo si BRISOM, having the 4 energy this coming round, yung dalawang dinotail, kahit wala ka sa lugar, may kalalagyan ka eh, pag pinalo ka niya. Tapos alam na may tulog. Lahat ng aqua, sobrang annoyed dyan sa tiny swing na yan. Dapat tanggalin na yun ni Gio si Mio. Kasi napakasakit eh, ito talaga kung
merong masakit talaga sa mga aqua tiny swing talaga yun na talagang ba-burst out ka na parang wala ka man lang, hindi ka man lang binigyan ng chance lumaban. Ayan. Ito na naman, titigan na naman to guys. Yung isa kasi nakasalamin eh. Yung isa wala, mulat, dilat lang. Yeah, puyat lang yung isa. And now guys, ipredict nyo kung ano ba nangyari. Sige. Ipredict nyo kung ano nangyari. Again, 2 energy na lang. Tapos na pag-usapan natin kung babalik ba yung scarab. Mm-hmm. Pagpitik ng cards. Possible eh. Possible. Ilang cards na titira niya doon? Apat ata. Tatlo. Tapos tatlo na titira. Drawing 3 cards for the next round. Possible, pero isang scarab lang feeling kung babalik. 1 to 2 scarabs. Ayun. Ang malas nun kapag talagang hindi mo malik yung scarab. 1 to 2 scarabs. Eh, sobrang swerte mo. Dalawang oranda, isang lamb. Sobrang swerte mo, lumabas apat na scarab. Ay! Ang galing nun. Miracle! Diba? Malay mo naman, diba? Anyway, guys, nakita na natin yung one-on-one na lang ang natitira. Hindi po natin control yung nangyayari sa ating tech problem. Nabibitin sila. Kahit ako eh. Okay, ako din naman. Ayaw natin na nabibitin. Gusto natin kung sino talaga yung sa ganong situation. Ang issue dito is, maliit ang buhay ni Brysom, mm-hmm. 87 or 81 ata yung mm-hmm. kanyang buhay, pero may 4 energy siya. Mm-hmm. Now, malaki ang buhay naman dito ni Chippu, pero kulang siya sa kanyang cards. Eto na guys, going in for the round 5, the counter punch or the counter boomerang na meron binabutin siya. Brysom Gaming with a 109. Eto na yung Kotaro plus that catapult. 112, 105, 193 versus 87 with 240 shield. Itinagin na lang dito. Is it enough? Kaso, waiting for the crit pa para sa shield. With a 135, buhay pa rin. Ayan na! Ang tiny side swing. 168. Seal the deal with a 2-0 for the side of Brysom Gaming.